Tuglasin natin ang mga kwento ng mga ordinaryong tao na nagsumikap at nagtagumpay sa kanilang mga larangan. Ito ang kwento na kung saan tatlo lang ang nakakaalam. Ikaw, ako, at ang taong bayan. Ako si Hans at samahan niyo ako sa kwentuhang ito. Tara, magkwentuhang bayan tayo. Sa isang pambihirang pagkakataon ay binisita ng no holds barred ang barangay San Andres sa bayan ng Bako. Mula sa pantalan ng barangay Wawa ay sumakay kami sa bangkang demotor upang maglakbay papunta sa barangay na noon ay kilala bilang sentro ng bayan ng Bako. Ito po ang dating lugar ng munisipyo ng Bako. Nandiyan ang mga mayor, nandiyan ang Bako Central School, nandiyan ang kilometer zero ng Oriental Mindoro. Ibig sabihin yan ang poblasyon ng araw. Ah, meron. Kasi doon ako pumasok noong elementary. Kompleto yung elementary grades, mga bahay, yung kalsada na dati kasi meron pang biyahe ang mga jeep from Calapan to Bako, vice versa. Ayon naman kay Ginoong Isagani Castillo, isa sa mga residente dito, dati ay napakalapit ng pulong Bako sa barangay San Andres. At saka dating bayan ito eh. Ay nasira nga dating bayan ng Bako at yung pulong bakong yan ay sakop yan. Yan ay yung tilaok ng manok dito, abot yan. Kaya yung nakasakop dito San Andres mismo. Lumubog ang ilang bahagi ng barangay na ito dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, bagay na nabigyang linaw ng taong 1994. Before 1950, hindi ko na inabot nung ilipat dito sa poblasyon. Marami nang nawawalang buildings dyan. Inabot ko dyan, apat na hilera ng kalye. Kami ang huling graduate doon sa may tabing dagat. Wala tayong makuna ng eksaktong kung kailan nag-umpisa. Kwento ng tatay ko, may oval. Karera ng kabayo. Ihipin mo, karera ng kabayo yan. At saka, meron din daw nung araw ng mga salon. Dyan nagpupuntahan yung mga bangka para magtayo ng kung ano-ano. Nakikita namin na pakonti-konti na uubos yung lupa sa tabing dagat. Palayo ng palayo yung dalampasigan do sa kumisan yung mga bahay inililipat na lang kasi inaabot na ng mga tubig dagat. Gamit ang isang improvised underwater camera, nilusong namin ang lugar kung saan nakatayo ang dating mga kabahayan, paaralan at simbahan. Kilabot ang aming naramdaman dahil mga bahagi na lang ng istruktura ang aming nakita. Tunay ngang naging bahagi na nga ng karagatan ang minsay isang sibilisasyon sa kalupaan. At dahil kilala ang mga Pilipino na madaling makabawi matapos makaranas ng sakuna, nagpatuloy ang buhay ng mga tao dito. Pagkatapos ng mahigit 50 taon, muling sinubok ng panahon ang katatagan ng mga tao dito. Nobyembre 15, 1994, bandang ikatatlo at kalahati na madaling araw, tumama ang intensity 7.1 na lindol sa Kalakhang, Luzon. Matinding nasalanta ang barangay San Andres dahil na rin sa paghagupit ng tsunami. Noon pong araw na yon, ay kami po ay may trabaho dito noon. Ngayon dumating yung time na gumabi na, siyempre, ang mga tao, ang papanglaw nila, pati yung mga lahat ng mga baybayin yan sa bahayan. Ay nung dumating yung mga gabi na hanggang mag-aalas dosa ng madaling araw, biglang kumulog ng tatlong beses, sabay kidlat, ng tatlo rin. Aya, sabay lindol na eh. Hindi makaintindihan, ugong na, mga tao higawan, hindi makaintindihan kung saan tatayo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC, 41 katao ang namatay at 1,530 kabahayan ang nawasak dahil sa 6 na metrong taas ng alon dulot ng lindol sa bayan ng Bako. Ay didala lahat ng bahay, pati tao, ang daming patay dito. Ay bago pa naman dumating ang rescue sa amin dito, wala ka namang mainom na tubig. Ang nalabas sa free flowing ay puro maitim na mabako. Ay di ang gawa namin, umaakit kami ng buko, ng niyog, yung ang aming iniinom. Kinabukasan ng umaga, mga talaga umaga na abot pa yung aftershock. Basta yung biyak ng lupa, lusot ang kalabaw, ang luang. Ay di, mga tao ay marami nang patay, hanap namin. Di, ang iba'y nakita, hanggang ngayon guys, dalawa pa ang hindi nakikita eh. Dalawang linggo na kaming tambay dito. Ang mga isda rito, ang dami ditong patay. Hindi mo makakain at delikado.
Amoy asupre, parang may lason. Pamula din sa bibayang ito hanggang doon. Ang mga isda sa dami, yung malalaking isda, lahat ng klase naandito. Ang dulot ng lindol ay tectonic o ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat, bagay na posible ring naging dahilan ng paglubog ng Old Bako ayon sa mga residente. Isang bagong fault line naman ang natuklasan ng FIVOX pagkatapos ng lindol na iyon. Tinawag nila itong Aglubang River Fault na sa 1994 earthquake ay nagdala ng malalaking alon sa may 40 kilometrong dalampasigan ng Puerto Galera hanggang Pinamalayan. Kabilang dito ang dalampasigan ng Malaylay sa bayan ng Bako. So nandito po tayo ngayon sa sementeryo na ito na lang yung natitirang alaala ng Old Bako kasama yung poso na yun na lang yung source ng water dito. So kung nakikita nyo, ito po, hanggang ngayon meron pa ding naglilibing dito sa mga tao na malapit na dito. Ang bahay ni Mang Isagani na lang ang tanging na iwang nakatayo sa baybayin ng San Andres dahil sa lagim na dulot ng lindol at tsunami noong taong 1994. Sari-saring kwento na rin ang nabuo sa komunidad. Hindi pa naman nangyayaring earthquake na yan, may dumating ditong matanda. Kalula sisay pa tumulog. Ngayon, ang ginawa nung matanda ay pinatulog. Ay nung magising yung matanda, ay mayroon daw siyang nadaanan dito na nahingi ng tubig. Ang sabi daw, dahil kasi dito noong araw, mahirap ang tubig. Ay wala daw tubig. Ay napadaan ngayon sa lula sisay. Balang araw, darating ang maraming tubig dito. Yun sabi daw nung matanda. Mayroon ditong hating gabi, yabag ng yabag dito. May dadaan dito yung pagbaliwanag ng buwan. Wala naman tao. Ang aso hindi magkaintindihan. Habon lang aso, wala ka naman makita ng tao. Hindi ibig sabihin, may nagpaparamdam. Minsan lumalabas ako rito, wala naman tao. Minsan nga dyan sa loob ng bahay, parang may nagtitimpla ng kape. Gumising ka, wala naman. Sa pagdatapos ng aming panayam sa kanya, isang panawagan ang kanyang iniwan. Kami nga ay na-request pa sa mga kusyal ang tunang yan, ng host, para lang malagyan dito. Ay wala, puro pangako rin mga politiko, hindi rin naman nagbibigay. O ay kung kami binibigyan ng kahit ubo hanggang dito, pag nanakay ng tubig, di makasaho dito. Isang kahilingan laan naman, yun naman ay kuhan. At kung maaari nga sana, masunda pa yan para lumakas ang tulo. Palibasa siguro, yan ay nasa proposal ko, ha? Isang bahay na nando, hindi masyadong nabibigyan ng priority. Pero nakaprograma yon. Isang mahalagang aral ang ating natutunan sa kwento ng Barangay San Andres mula sa mga trahedyang kanilang naranasan dulot ng kalikasan. Muli silang bumabangon at umaasang darating ang panahon na makakamtan din nila ang ginhawa ng buhay, malayo sa panganib na kasama ang pamilya at mahal sa buhay. Samahan niyo ulit ako sa susunod nating kwentuhan. Marami pa tayong lugar na pupuntahan at tagumpay na pag-uusapan. Ako si Hans at Mindoreño, magtagumpay ka!